Ikadalawampu't pito ng Enero, ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Marami na ang nagsikap na isaraysay ang mga nangyari sa piling natin batay sa mga ipinaabot sa atin ng mga nakakita nito noong unang panahon na naging mga lingkod din ng salita. Kaya minarapat ko ring isulat ang mga ito ng may kaayusan para sa iyo, matapos maingat na masuri ang lahat ng ito mula pa sa simula. Kaya kagalang-galang na Teofilo, ikaw mismo ang makaaalam na matatag ang mga bagay na iyong natutuhan. Nagbalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng Espiritu at lumaganap sa buong kapaligiran ang balita tungkol sa Kanya. Kinaugalian niyang magturo sa kanilang mga sinagoga at pinupuri siya ng lahat. Pagdating niya sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasasaad. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag, ang pagkabawi ng paningin upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipinahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Binilot ni Jesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimula niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayong habang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, bumalik si Jesus sa kanyang sariling bayang Nazaret pagkatapos ng matagumpay na pagpapahayag ng mabuting balita at gumawa ng maraming himala sa rehiyon ng Galilea. Nakilala si Jesus dahil sa mga himalang ginagawa niya at sabik ang mga tao na pakinggan siya. Sa kanyang pagpasok sa sinagoga, ang lahat ng mga matay nakatutok sa kanya. Binuksan niya ang rolyo at binasa ang kasulatan mula sa propetang si Isaías. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Ganito ang tanda na ang kaharian ng Diyos ay narito na. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon, habang nakikinig kayo. Sa kabila ng kanyang mahusay na pangangaral at kahangahangang mga himala, ano kaya ang dahilan at hindi nila matanggap si Jesus bilang propeta, tagapagpagaling at sugo ng Diyos, o anak ng Diyos? Ang unang hadlang marahil ay ang pagmamataas at paghusga. Mahirap turuan ang nagmamarunong at mahirap buksan ang isipan ng taong punong-puno ng kanilang sarili, lalo na ang mga eskriba at pariseo na sila lamang ang may karapatang magpaliwanag tungkol sa kasulatan. Marami sa mga nakikinig sa kanya ay nag-aalinlangan sapagkat kilala nila ang pamilya ni Jesus. Si Jose na kanyang ama ay isang karpintero lang, kaya hindi nila matanggap na isang anak ng karpintero ang mangangaral at magpapaliwanag sa kanila ng banal na kasulatan. Kalawa, ang taong matigas ang puso at kulang sa pagmamahal sa kapwa. Hindi nila matanggap na si Jesus ay higit pa sa isang guro na kapagpapagaling ng sariling sakit, nagpapalayas ng demonyo, at tagapagligtas sa makasalanan. Lahat ng gawain ni Jesus ay nagpapakita na ang kaharian ng Diyos ay nagaganap sa harapan nila. Ngunit ang misteryo ng kaharian ng Diyos ay may bubunyag lang sa mga taong mababa ang loob at bukas ang isipan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang salita ni Jesus at ang kanyang mga gawain ay ang mabuting balita. Mabubunyag ang tunay na katauhan ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.
habang dumadaloy ang kabanata, unti-unting ipinakikilala ni Lucas ang katauhan, layunin at misyon ni Jesus. Samantala, sa kanyang mga alagad lang niya, ipinapaliwanag ang katotohanan at misteryo ng kaharian ng Diyos na nagaganap. Sa isang banda, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim ng kaharian ng langit, ngunit hindi sa kanila. Kaya nagsasalita ako sa kanila ng patalinhaga, sapagkat tumitingin sila pero walang makita, nakaririnig sila pero hindi nakakaunawa." Ayon nga kay Propeta Isaías, "Pinatigas nga ang puso ng mga taong ito. Halos walang naririnig ang kanilang mga tainga at walang nakikita ang kanilang mata." Sinulat ni Papa Juan Pablo II sa kanyang encyclical Redemptor Hominis, "Si Jesus ang manunubos ng sangkatauhan ay ang sentro ng sansinukob at ng kasaysayan. Ang pagtubos ni Jesucristo sa sangkatauhan ay tanda ng pinakamataas na punto ng kasaysayan ng tao ayon sa mapagmahal na plano ng Diyos." Ayon sa sulat sa mga Ebreo, "Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa tulong ng mga propeta, sa bahabahagi at sari-saring paraan, ngunit ngayon, sa huling araw, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng Anak."